Okay, good morning po mga kasanay. Magandang umaga at isang mapagpalang araw po sa atin lahat ngayon. Ayan po yung pasad po ng ating ginawa at pinagsanayang bahay. Kumbaga po patuloy po tayong magsasanay pa sa mga maraming gawain. Ayan po, medyo matagal pong hindi ko po na bahagi sa inyo kung paano po gumawa ng metal faring. Pero kahit po itong tapat ng garahe ay nakakisame at nakamasilya na po, meron pa po tayong mga part na may papakita sa inyo. Doon po sa bandang taas, akyat po tayo. Buong baba po hindi ko na po naibahagi sa inyo mga kasanay. Bali, hanggang doon na po yan. Pati po sa kwartong isa dito sa baba nakamasilya na rin po. So, akyat po tayo para makita po natin yung kung paano magkasapunan kung paano po natin kinakasa yung ating metal faring para po sa pagkapitan ng ating gypsum board. Ayan, nandito po tayo sa taas. Dito po yung ating gypsum board na materialis. Bali po, ito po yung sala dito sa second floor. Bali, yung pinakang sala nila. Ang ginawa po natin dito nagkikisap nina po sana tayo, nagtatakip na. So, may mga pinahabol po yung may-ari na mga pin lights. So, bukas po tayo sa gitna. Tinagal po natin yung isang gypsum board dito para makapagtapo tayo dun sa makakuha po ng supply at makapagpaba ulit ng isa pang switch para sa series nung ating mga pin lights. Bali, may pin lights po kasing inaabang dito sa kanto. Ayan po, tatlo po. Doon po yung isa. Tapos doon po yung isa. Ayan. Pasensya na po kung malikot ang ating camera. Bali, kung mapansin nyo po, meron tayo ditong plywood. Ayan. Yan po yung paglalagyan natin ng ilaw ng Meralco. Gawa po ng tinatawag ko po Meralco kasi po may mga solar po tayo dito na kinasa. So ito po, pali yan po yung ilaw ng Meralco, pinakang gitna po. Bali, ginawa po natin yan para nilagyan natin ng 3/4 na plywood para po kahit anuman pong ilaw ang ating itornilyo dyan ay matibay. Gawa nga po ng gypsum board po itong gamit natin. Kahit ano pong gamit natin na maliban lang po kung ang kustilyahis natin ay kahoy, pwede po natin itapat yung mga tornilyo ng mga ilaw-ilaw doon. Pero sa ganito po na gypsum board tapos metal faring pa po ang gamit, medyo hindi po para sa akin advisable kung medyo makapal po ang o medyo mabigat po ang ikakarga na ilaw. So, naglagay po tayo ng 3/4 na plywood dyan para po pagkapitan na kahit anong tornilyo kakayanin niya po yung ilaw dyan. Dito po, bali yan pong mga pulay-pula na yan. Yan nga sinasabi ko po sa inyo na bagong pinalinyahan natin ang pin lights. Bali, tatlo po yan dito sa sala. Kung mapapansin nyo po, may mga nakalawit dito. Ayan, may mga nakalabas na po na wire dyan. Ganun din po dun sa kabila. Yan po. Mga abong na po natin yan, mga speaker wire po yan. So, mahilig po sa sound yung may-ari. Kung gusto nila, may surround po dito sa sa kanilang sala. Pansinin nyo po dito, meron tayo ditong dilawat itim na wire nakalabas. Pati po doon sa ating, pasyalan po natin sandali, balikan natin. Pati po dito sa ating terrace, medyo yan po, dilaw po. Pati daanan po natin yung pula sa gitna. Ayun pa po. Bali, lalagyan po ng po yon. Bali, ang ilaw po niyan ay solar. So, magkaiba po sila ng wire. Ito po, ang kulay pula natin ay Meralco po yan. Ilaw po ng Meralco. So, balik po tayo doon sa
ano, kung saan po. Ayun po, ito po may natitira pang pero parang madilim po. Tingnan po natin doon sa kwarto, baka po may part na maliwanag. Dali lang po, lakad po tayo. May mga kisami na po kasi yung iba. Ah, ito po pala. Ayan, bali, maka may papagsasanayan po tayo dito mga kasanay. Ayan po, hindi pa po nabawasan ng pagtatakit. Bali, dito po siguro tayo. Ayan po, ayan. Akyat po ako sandali. Ayan. Ito po mga kasanay. Wall angle po ito. Wall angle po yan. Diyan po ang pinanglilayout natin para sa elevation ng kesame. So after po nyan, maglalagay na po tayo ng kung anong layout po na kasukat po ng plywood o gypsum board o kung ano man pong madalas naman po 24 inches by 48 inches po ang sukat. So ganun po ang layout natin. Tapos ang ginagawa ko pong framing is 24 by 24 po. Para po medyo matatag talaga yung ating ano. Tapos po, after po nung ito, ng metal faring, ikakabit na, ay ng wall angle, ikakabit na po natin yung metal faring. Naka-rivets po siya. Ayan po. Ayan, naka-rivets siya. Hanggang doon po yan, kung abot lang naman po, hanggang doon po sa kabila. Ganun po. Magkamukha lang po yan. Ayan. Balikan po natin itong ating babagi sa ating mga kasanay. Bali ito po, naka-metal faring na po, ay naka-rivets na po ang metal faring, kabit po sa wall angle. Ito po yung nililibil natin, yan yung wall angle paikot. Tapos po, after po ng maikasat po ito, pero dapat po kung mahabaan ay na dapat po nakaabang na itong carrying channel. So sa aking ayan po. Ayan. Ayan. Carrying channel po ito. Ayan. Tingnan nyo po. Makapal po siya kumpara sa dito sa metal faring. Makapal po ang pyesa niya. Kasi siya po yung carrier nung buong ng bigat po nung kesame natin. Bali po, pag nailagay na po natin yung carrying channel, meron po siya tinatawag natin na W clip. Ito po siya. Ito po. Isusuot po natin dito to. Ikakawit natin dito sa metal faring, tapos iibabaw natin po yung parang daliri niya dito sa ibabaw. I-UUP po natin pag ganyan para po kumapit dito. Mamaya po baka po makakuha ko dito pagbaba ko ng W-clip, papakita ko po sa inyo. Pwede rin naman po walang W-clip. Kung di na po kayo gagamit ng carrying channel, ganito na lang po tayo, mga kasanay. Ganito na lang po ang gagawin natin. Direkta na po sa biga. Ayan. Direkta na po natin sa biga yung sa mga biga kung saan natin pwede kapit yung ating mga metal faring. Ayan po, nakadirekta po yan. Yung isang linya, nakadirekta na po yan. Pero importante po, lalagyan po ng tansi yung ilalim, mga kasanay, para sigurado po tayo na nakadiretso po yung ating dinirektang sabit. Ayan po. Tulad po yan. Kung wala pong carrying channel, ayan po, actually, nakakabit sa carrying channel. Pero kung wala po tayong carrying channel na ilalagay, pwede po yung ganyan dinirekta natin sa metal faring. Basta sigurado yun po natin na nakatansi po siya para may carrying channel na mo po. Ang purpose po kasi ng carrying channel ay, mga kasanay, dalawang purpose po para sa akin. Isa na po siyang tiga bit-bit ng bigat, kasi mabigat po siya, makakapal po siyang pyesa. Pakalawa po ay nauunad niya po yung direksyon ng ating mga metal faring, kasi po diretso po ang ano niya. Pag pinatagilid po siya, diretso po siya. Matibay po siya pag nakatagilid. Yung po ang purpose. Ayun lamang po muna mga kasanay. Pasensya na po at medyo natagalan tayo talaga
kapag video, minsan po di nagagawa sa kulang na po tayo masyado sa oras. Pasensya na po at susunod po. Pag maraming oras, marami po ako ibabahagi sa inyo. So, pansamantala po mga kasanay, isang mapagpalang araw po at pagpasamantalang pagpapaalam. Sa susunod na lang po muli. Paalam.